Hi guys! Welcome back to my channel! So today, meron po tayong bisita sa ating bahay. At tuturuan niya tayo kung paano, or isi-share niya sa atin paano niya niluluto ang kanyang jumbo puto. Okay? So hindi ko na po papatagalin pa, papakilala ko na sa inyo ang ating bisita. Walang iba kundi si Ate Lisa! Hi guys! So, kasama niyo ako ngayon at willing akong ituro sa inyo kung paano gumawa ng jumbo puto. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na kailangan natin. Okay, ano ba mga ingredients natin, Ate Lisa? Unang-una. Sugar. Okay, Janica, do it. What's this? Baking soda. Powder. Baking powder. Egg yolk. Two eggs. Another two eggs. And then cheese, grated cheese. And this one? Milk. And two tablespoon of oil. Cooking oil. Yeah, cooking any oil. Any oil po pwede. Okay, so Ate Lisa, ano po ang procedure natin sa paggawa? So, una guys, ang gagawin natin, kailangan natin ng kutsara para kumuha ng harina. Ang kailangan natin guys, 8 kutsara ng harina. Anong klaseng harina ba yan? All purpose? Yes po. Okay. Put it in. So, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ay, sorry. 7. 8. So, ngayon guys, 8 kutsara po nandun na sa ating mixing bowl. Yeah. Wait, Janica. I need to use this. So, guys, ang ginagawa ko, nilalagay ko muna itong baking powder, tapos sinahalo ko siya sa harina para po hindi magbuo-buo. Okay. Yeah. Ilang baking powder? Ito po. 1 table. 1 teaspoon. Ay, 1 teaspoon. 1 teaspoon! Oo, kasi dapat lahat ng dry ingredients all together. Mix it like a baby. So, para hindi siya magbuo-buo, guys. Then, next, sugar. Guys, kailangan ko ng pansukat na ganito. Kung meron kayo ganitong pansukat. Here. Okay. Bakit? Ilang cup ng sugar wait, ba? Wait, ilang cup ng sugar ang kailangan? 1.5 to ng sugar. 1.5 cup of wait, ng white sugar. Yeah. 1.5 cup po ng white sugar. Okay. Ganun guys, baka mabuhos lahat dito guys. That's a no! So, nasa inyo rin guys, kung pwede, kung gusto nyong bawasan, pwede din po ng tamis. Oo, depende sa preference nyo ng tamis. Kung yan, gusto nyo hindi masyadong matamis. Okay na to guys. So, ngayon hahaluin natin ulit. Okay. Para hindi lang po ulit. Mix all the dry ingredients. Yan. Okay. Ate Lisa, gano'ng katagal mo na bang ginagawa yung jumbo puto na yan? So, ngayon, ano? 2 months pa lang. Wow, paano mo na-discover yan? Ang nagturo sa akin ito, ang asawa ko. Ay, talaga. Si Mr. pala ang nagturo sa'yo niya. Shout out kay... Shout out naman dyan. Kay Domingo Caballes. So ngayon guys, ang susunod natin gagawin, ilalagay natin tong dalawang itlog. Okay. Yan. Next, meron akong naka-reading dalawang kutsarang mantika. Okay. Next guys, so ito guys, yung paglagay ng gatas, kailangan ano, dahan-dahan lang. Kasi yung hanggang sa lumapot lahat ng ingredients. Okay. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ayan, lagay tayo ng konti. And then, mix natin. Okay. So, dadagdagan natin ulit. Milk! Yes. Unti-unti. I want to mix. Wait. Just wait. Kasi pag hindi natin siya agad na halo, magbubuo siya. Ah, okay. So, kailangan i-mix natin agad. Dali ka, tabi ka. Baka masiko ka ni Ate Lisa. So, kailangan ka. What is this for? Is this the plate? Ate Lisa will put there later.
Okay. So nakikita nyo guys, hindi siya nagbuo-buo pag inuna nyo yung baking powder. O, okay. Diba? Okay. Pero pagka pinagsabay-sabay mo siya sa itlog, ang hirap niyang haluin guys. Ah, yun palang sekreto nun. Okay. O, diba? Super lakot niya na. Okay. So, ngayon guys, kaya ko siya tinawag na Jumbo Puto. Wait guys, sayang yung sugar. Lagay natin sayang dito. Yung asukal. Siyempre kailangan. Masin. Kasi ito option lang to guys. Kung meron kayong iba't ibang size ng stainless plate. Basta stainless guys ha. Kaya na Jumbo Puto kasi ang laki niya guys. At saka ang pinaganda, isang salang na. Marami ka ng maluluto. Marami ng slice na puto. Yes. So ngayon guys, kung... Tuturo ko sa inyo kung paano to gamitin. Okay. Meron tayong brush dito. Meron ding konting mantika. Maglalagay tayo ng very, very light lang naman. Ah, kailangan palang i-brush ng oil. Oo, para hindi siya dumikit. Okay. Yan. I see. Yun palang sekreto. Para sa mga walang hulmahan sa bahay. Oo. Tsaka guys, nakakatipid siya talaga sa gasol. Kasi imaginein mo, ang laki na... Ang daming slice na ng putong magagawa mo. Okay. Alright. Okay. So guys, pagtapos nyan guys, ilalagay natin yung natapos na po natin pinaghalo-halong ingredients dito po. Isasalang na natin dyan. Okay. So hi guys! Kanina habang ginagawa ko to yung puto, naka-ready na yung pinapakulo kong mainit na tubig. So ngayon guys, ilalagay ko na yung pinaghalo-halo nating ingredients. Okay, yung mixture natin, ilalagay na dyan sa ating hulma. Dahan-dahan lang, ingat-ingat at mainit. Okay. So, yung ginawa natin, guys, dalawang salang to siya, guys. Ah, okay. Good for dalawang salang pala yun. Di ba, imagine it mo, ang dami mong magagawa. So, ngayon, guys, tatakpan natin, guys. So, papakuluan natin siya. I-steam natin ng for how long? 15 minutes. Medium heat siya, guys, ha? Medium heat, 15 yes, minutes. Po. Okay, sige. Babalikan lang natin siya mamaya. Okay? Okay. So guys, tingnan din siya natin paminsan-minsan. Yan itsura niya guys. Okay, mukhang malapit na tayo sa katotohanan. Aalsa pa yan siya guys. Okay. Tapos yung cheese, kailan natin ilalagay? Pag malapit na siya maluto guys. Mas masarap siya pagka yung malapit na maluto bago mo ilalagay. Mm-hmm. Para na siyang cheesecake guys. Wow, ganun ba yun? Para na siyang cheesecake. Diba? Dato masabor. So ngayon guys, tatakpan ko ulit. Okay, babalikan natin siya ulit mamaya. Sige. Go. Okay. Okay guys, ngayon sisilipin natin ulit. Maninilip tayo ulit sa puto. Okay. Okay. Malapit na tayo sa katotohanan. So guys, baka magtataka kayo, bakit hindi ako gumagamit ng pot holder. Kasi ano na siya guys, meron na siyang ano... Next. Ano to? Sariling handle. At hindi siya umiinit, guys. Wow. Salad master yan, guys. Diba? Ang social mo naman, Day. A salad master ka. Diba? Sige, so konting antay-antay pa para maluto na ang ating... Puto. Jumbo puto. Diba? Siyang pambaon. O, diba? Okay. And guys... Ay, wala pa. Again. So ngayon guys, i-check natin ulit kung okay na ba yung puto natin. So, okay. Yan. Umalsa na siya guys. Umalsa na siya. Makita niyo. Okay. So maya-maya ilalagay na natin yung itong grated cheese. Okay. So, maya-maya pa. Mga ilang maya-maya pa yan. So, hindi natin alam guys. Kailan pa siya maluluto guys. So, konting hintay-hintay na lang, guys. Konti na lang. Opo. Okay. Okay, sige. Tatakpan ko ulit. Takpan natin ulit at babalikan natin siya ulit. So. Okay, guys. Sisilipin natin ulit, guys. Maninilip tayo ulit kay Puto. So, malapit-lapit na siya, guys, sa katotohanan. Malapit na. Okay. So, konting-konti na lang inaantay natin. Maluluto na si... Jumbo Puto ni Lisa. Diba? Pwede yan ibenta, guys. Okay.
So, ito na talaga, guys. Luto na siya, guys. Let's see. Yan. Ilalagay na natin okay. Itong cheese. So, alinis kamay ko, guys, ha. Nabugas okay. Na. Okay. Ilalagay na natin ang pampasarap na cheese sa ibabaw. Oh, diba, guys? Para na siyang cheesecake. Pag wala kayong pambiling cake, mas maganda to, guys. Mas makakatipid. Oo. Tapos, depende po yung cheese, pwede nyong damihan kung gaano karaming gusto nyo. Pero sa amin kasi, guys, okay na to siya, guys. Ayan. So, mga ilang minutes pa para ahunin na natin siya. 1 minute lang, guys. One minute lang. Huwag natin siya masyadong tunawin. Okay. Para mas maganda siya tingnan. Okay. So, takpan mo na natin. Okay. Go. So, this is it, guys. Ito ang ating finished product. Ulit ba dito? Wala! Okay lang yan. Ganyan talaga. Finished product natin na puto. Wow, guys. Ang sarap look. O, tignan nyo. Nagme-melt yung cheese. O, diba? Ang sarap. So, mamaya-maya pa natin siya pwedeng i-slice, guys. Kasi mainit pa siya. Diba? Oo. Kasi, pag in-slice nyo siya, yung cheese didikit sa kuchilyo. Okay. So, kung sa tingin nyo, kayo ay may natutunan sa video na ito, don't forget to like, subscribe, and share! Bye, guys! See you next time! Stay safe! And God bless! God bless!